Babaeng kombatant ng CPP-NPA sa nangyaring sagupaan sa bundok ng Alegria, Surigao del Norte. Apat na high-powered firearms ang narecovery ng mga tauhan ng 30th Infantry Battalion ng Philippine Army. May detalye si Habes Juanite. Ang babaeng kombatant ng CPP-NPA ang namatay at apat na mga matataas na dikalibring armas ang na-recover pagkatapos ng sagupaan sa pagitan ng 30th Infantry Battalion, Philippine Army, sa bundok ng Alegria, Surigao del Norte. Ito ay pagkatapos tugunan ng mga militar ang mga reklamo ng komunidad sa ginagawang food and money extortion ng kaliwang grupo sa lugar. Sa kasalukuyan ay hindi pa nakilala ang babaeng kombatant na inabandona ng grupo sa lugar kung saan ang inkwentro. Kabilang na na-recover ay ang mga sumusunod, tatlong AK-47 rifles at isang spiked tactical M16 with scope, limang improvised explosive device or IEDs, assorted medical supplies, 18 backpacks at high-value subversive documents. Ayon kay Lieutenant Colonel Ryan Charles G. Calianta, Commanding Officer ng 38th IB, ang mga buhay ng mga sundalo ay laging nasa panganib, pero gawain namin ang protektahan ang komunidad sa mga teroristang pang-aabuso. Ang tagumpay ng gobyerno laban sa kaliwang grupo ay ang malaking tulong na sa mga tao na namulat sa wastong pamamalakad ng pamahalaan. Muling inaanyayahan ang mga natitirang miyembro ng teroristang grupo na huwag na nating hintayin na mabawian ng buhay dahil sa maling opinyon. Magbalik loob na sa pamahalaan para matulungan at makamit ang payapang buhay. Mula dito sa Surigao del Norte para sa Eagle News, we live in interesting times.